So before we start, let's all pray. Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God who loves us, thank you so much for your great and grace love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. We were supposed to go to the eternal hell because of our sin, but you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Kami po ay nararapat na mapunta sa walang hanggang impyerno dahil po sa aming mga kasalanan, ngunit ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami. Today, also we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po kami ng mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang purihin ng iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Whenever we gather together, let us remember the grace of the Lord and also let us glorify the name of God through our Christian life. Sa tuwing kami po ay nagkakatipon-tipon, nawa lagi po naming maalala ang biyaya ng Panginoon sa amin. It's the first Sunday of this year, 2021. Ito po yung pinakaunang Sunday sa taon na ito, yung taon ng 2021. We believe many of our brothers and sisters already made the New Year's resolution through the last New Year retreat. Kami po ay naniniwala na yung mga brothers and sisters ay nakagawa na po ng kanilang New Year's resolution sa pamamagitan po noong nakaraan naming New Year's retreat. Thank you for giving us another chance to live for the glory of God this year. Maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na ibinigay sa amin ng Diyos para sa taon na ito. Let us understand what is the will of God and also let us do our best to achieve the will of God through our Christian life. Nawa magawa po namin yung lahat ng aming makakaya para sa kaluwalhatian ng Diyos at nawa mabuhay po kami ng maayos sa aming buhay Kristiyano. Although we are busy and also we have a lot of things to do, let us have a priority to preach the gospel to the lost souls. Kahit po na kami ay mga abala at marami kaming kailangan gawin, nawa maging prioridad po namin na ipangaral ang ebanghelyo sa maraming ligaw na kaluluwa. We are praying for the incoming our Grand Bible Seminar in the end of the January. Dalangin po namin yung papalapit po naming Grand Bible Seminar sa katapusan ng January. Let us do our best to evangelize our family members, friends, and neighbors. Gawin namin nawa yung lahat ng aming makakaya upang aming ma-evangelize yung aming mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. We pray this year will be much more fruitful in the God's view. Dalangin po namin na yung taon na ito ay higit na mas mabunga sa paningin ng Diyos. So let us get more spiritual strength through the Word of God. At magkaroon kami ng karagdagang espiritual na kalakasan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And also, please give us the willingful heart to achieve the will of God through our Christian life. At nawa magkaroon po kami ng pusong nagnanais na gawin yung kalooban ng Diyos sa aming buhay Kristiyano. Today also, from the beginning of this Sunday service to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Ngayong araw po, mula sa umpisa hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. We know there are also some brothers and sisters who didn't attend this Sunday service. Alam po namin na mayroong ilan na mga brothers and sisters yung hindi po nakadalo sa Sunday service na ito. Whatever they are staying now, whatever they are doing now, please let them continue their sincere Christian life. Nasaan man po sila, anuman po yung kanilang ginagawa, nawa ay pagpatuloy po nila yung kanilang sincerong buhay Kristiyano. If there are any brothers and sisters who are having some difficulties, please give them the more strength so that they will overcome all the difficulties. Kung meron man po sa mga brothers and sisters nakakaranas ng kahirapan, bigyan mo po sila ng kalakasan nang sa gayon malagpasan nila yung kahirapan nila. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible, Philippians chapter 4. Tignan po natin sa Filipos, kapitulo 4, verse 8 and 9. Mula po verse 8 hanggang 9. Filipos, Kapitulo 4, Versikulo 8 hanggang 9, page 333, sa Bagong Tipan. Philippians, Chapter 4, Verse 8 and 9. Filipos, Kapitulo 4, Versikulo 8 hanggang 9. Okay, babasahin ko po.
kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. God gave us another chance to live for the glory of God in this year, 2021. Yung Diyos po ay nagbigay sa atin ng panibagong pagkakataon na ito sa taon ng 2021. I believe most of our brothers and sisters already made the New Year's resolution through the last New Year retreat. Ako po ay naniniwala na yung ating mga brothers and sisters ay nakagawa na po ng New Year's resolution sa pamamagitan ng ating huling New Year's retreat. Since we get salvation, we should achieve the will of God through our Christian life. Simula po nang makatanggap tayo ng kaligtasan, kailangan ay gumawa tayo para sa ating buhay Kristiyano. Actually, there are two kind of the important goals since we get salvation. Sa katunayan, mayroong dalawang mahalagang goal na kailangan ay gawin natin sa ating buhay Kristiyano. Number one, since we get salvation, we should take after Jesus Christ. Pinakauna, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan ay kunin natin o sundin natin si Jesus Kristo. Yeah, as I said, the salvation is not the end. It is the just beginning of our Christian life. Gaya ng sinabi ko, yung kaligtasan hindi pa ito yung wakas, kung hindi ito pa lamang yung pasimula ng ating buhay Kristiyano. So we should achieve the sanctification through our Christian life continuously. Kaya kailangan makamit natin yung pagpapabanal sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. And the second is, we should do our best to preach the gospel to the lost souls. Ikalawang bagay, kailangan gawin natin yung ating makakaya para maipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Yeah, this is also one of the important purpose why we are living in this world as a born-again Christian. Ito rin yung pinakadahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito bilang mga born-again Christian. So, we should not forget these two important goals in our life. Kaya kailangan ay huwag nating kalimutan yung dalawang pinakamahalagang goal na ito sa ating buhay. So today, we are going to think about sanctification since we get the salvation. At ngayon po, pag-aaralan po natin yung pagpapabanal simula nang tayo ay maligtas. Here, the verse 8, finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything the praiseworthy, meditate on these things. So, when we think about this passage, we can understand what the born-again Christians' the attitude should be. Sabi nga po sa verse 8, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Kaya ito po yung mga bagay na kailangan natin gawin bilang mga born-again Christian. Yeah, this kind of characteristic should be fulfilled or should be achieved through our Christian life. Ito pong mga ugali na ito ay kailangan na gawin natin o makamit natin sa ating buhay Kristiyano. Yeah, those who really take after Jesus Christ since he got salvation, he can be changed like this. Yung taong talagang tumutulad kay Jesus Kristo, siya ay magiging kagaya ng mga nakasulat dito. We can say the Apostle Paul, yeah, he followed Jesus Christ very closely. And also, Apostle Paul really showed this kind of the characteristic. Kagaya nga po ni Apostle Pablo na talagang siya ay malapit, talagang tumulad ng husto kay Jesus Kristo. Apostle Paul said, according to 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me just as I also imitate Christ. Kagaya nga po ng sinabi ni Apostle Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 11, na tumulad kayo sa akin gaya ko kay Kristo. Yeah. So, when we look at the life of the Apostle Paul, yeah, since he met the Jesus Christ, we can understand how much he was changed.
Kaya kung titignan natin yung naging buhay ni Apostol Pablo simula nang makilala niya si Jesucristo, yung kanyang buhay ay talagang nabago. And he really followed Jesus and also took after Jesus Christ. At talagang sumunod siya kay Jesucristo at tumulad kay Jesucristo. Our born again Christian also, it is necessary since we get salvation. Gayun din naman sa ating mga born again Christian simula nang tayo ay maligtas. Yeah. After you get salvation, if you are not changed, how can you prove you are really a born-again Christian? Simula nang kayo maligtas, kung hindi kayo nabago, paano ninyo mapapatunayan na talagang kayo ay naligtas? If you read so many epistles written by the Apostle Paul, he always emphasized that we should put off the old man. Sa mga sulat ni Apostle Pablo, lagi niyang binibigyang diin na kailangan ihubarin natin yung ating lumang pagkatao. Yeah. That means, since we get salvation, we became the new creation in Jesus Christ. That's why we should take after Jesus Christ. Ibig sabihin, pagkatapos na tayo ay maligtas, tayo ay naging bagong nilalang na kay Jesucristo, kaya dapat tayo ay tumulad kay Jesucristo. Yeah, when we get salvation at the first time, we will be like just a baby. Pagkatapos na tayo ay maligtas, tayo ay magiging gaya ng isang sanggol. Yeah, baby, cannot understand the many kind of things. Ang isang sanggol, hindi niya naiintindihan o nauunawaan yung maraming bagay. Let's look at 1 Corinthians chapter 13. Tignan po natin sa unang Corinto, kapitulo 13. Unang Corinto, kapitulo 13. Verse 11. Verse 11. 1 Corinthians chapter 13 verse 11. Babasahin ko po. Nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata, nag-iisip akong gaya ng bata, nangangatwiran akong gaya ng bata, ngayon ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Yeah, I was a child. I spoke as a child. I understood as a child. Yeah, little children cannot understand the many things, and also he will behave like a child. Yung mga bata, maraming mga bagay yung hindi niya nauunawaan at siya ay kikilos kagaya ng isang bata. But here, Apostle Paul said, but when I became a man, I put away childish things. Ngunit sinabi ni Apostle Pablo, ngayong ganap na ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Yeah, after you become the man, for example, after you become the adult, if you still behave like a child, it is very childish. Kaya kung kayo pagkatapos na kayo ay maging matanda, ngunit kayo ay umaasal na kagaya ng bata, kung gayon, kayo ay asal bata. If you become the adult, you also should be changed like this. Kung kayo po ay maging matanda, kailangan kayo rin ay maging kayo din ay magbago kagaya nito. It means, since we got salvation, we should be matured spiritually. Ibig sabihin, pagkatapos na tayo ay maligtas, kailangan tayo ay gumulang o mag-mature spiritually. Apostle Paul also said in the Galatian church, when he looked at the Galatian church brethren, sinabi po ito ni Apostle Pablo nung tinitignan po niya yung mga kapatid na nasa Galacia. Although they get salvation, there were so many the brothers and sisters who still wanna change it. Kahit na may mga brothers and sisters na naligtas, ngunit may ilan sa kanila na hindi pa rin nagbabago. That's why the Apostle Paul, he did his best to encourage them to be changed according to the word of God. Kaya naman pinalakas ni Apostle Pablo yung kanilang loob upang sila ay magbago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, in our Christian life it is also same. For example, when you evangelize your family members or friends or neighbors, that is not the end, right? After they get salvation, we need to help them to grow according to the word of God. Gayun din naman sa ating buhay Kristiyano, pagkatapos na ma-evangelize natin yung ating kapamilya o kaibigan, pagkatapos ng kaligtasan, hindi pa ito yung wakas. Kinakailangan ay patuloy natin silang gabayan. If there is a mother and the mother bore a child, in the case the mother will take care of the baby continuously until he grow. Para sa ina, pagkatapos na siya ay manganak, kailangan patuloy niyang alagaan yung kanyang anak hanggang ito ay lumaki. It is also same, when we evangelize someone, your family members, friends, or neighbors, yeah, after they get salvation, we also have a responsibility to take care of them. Kaya gayon din naman, pagkatapos na tayo ay makapag-evangelize ng ating kapamilya o kaibigan, kailangan ay pagkatapos nilang maligtas, patuloy natin silang alagaan at ingatan. Yeah.
sometimes you need a lot of the endurance and patience to take care of them. Minsan kinakailangan natin ng matinding pagtiyaga at pagtitiis upang alagaan sila. Galatians chapter 4. Tingnan po natin sa Galacia, kapitulo 4. Verse 19. Galacia, kapitulo 4, versikulo 19. Galatians chapter 4, verse 19. Galacia, kapitulo 4, versikulo 19, page 317 sa Bagong Tipan. Okay, babasahin ko po. Chapter 4, verse 19. Babasahin ko po. Minamahal kong mga anak na para sa inyo ay muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Yeah, my little children, for whom I labor in birth again until the Christ is formed in you. What does it mean? Until Christ is formed in you. So, until the Galatian church brethren, they take after Jesus Christ, he labored again. Kaya sinabi po ni Apostle Pablo na hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo, kaya ibig sabihin, pagkatapos na maligtas yung mga kapatid sa Galacia, si Apostle Pablo muli siyang nakakaranas ng hirap ng panganganak sa kanila. I know the last year, our the Manila Central Church brethren, they did their best to evangelize many newcomers. Alam ko po na yung ating mga brothers and sisters ay nag-evangelize sila ng kanilang makakaya. And then, what we should do? After we evangelize them. At pagkatapos, ano yung kailangan natin gawin pagkatapos na ma-evangelize natin sila? Yeah, it's not the end. After we preach the gospel, we have a responsibility to take care of them. Hindi pa dito natatapos pagkatapos natin silang ma-evangelize, kailangan ay patuloy natin silang ingatan at alagaan. Born again Christians should abide in the church and then they should grow through the word of God. Ang born-again Christian, kailangan ay manatili sa church at sila ay lumago sa kanilang buhay Kristiyano. So, Apostle Paul also did his best to help the Galatian church brethren to grow according to the word of God. Si Apostle Pablo, ginawa niya yung kanyang makakaya upang alagaan yung mga brothers and sisters sa Galacia hanggang sila ay lumago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And also, since we get salvation, we also should achieve the sanctification through our Christian life. Pagkatapos na tayo ay maligtas, kailangan na makamit din natin yung pagpapabanal. If our life is not changed, although we preach the gospel, other people who belong to this world, they will not accept our word. Kung hindi tayo magbabago at kung tayo ay hindi magbabago, kung gayon, yung mga hindi mananampalataya, hindi sila maniniwala sa ating mga salita. That's why the Apostle Paul also, he showed really good example to other people. Kaya si Apostle Pablo, siya ay nagpakita ng mabuting halimbawa sa ibang tao. Let's open the Bible, 1 Thessalonians chapter 2. Tignan po natin sa unang Tesalonica, kapitulo 2. Verse 10. Kapitulo 2, versikulo 10. 1 Thessalonians chapter 2, verse 10. Okay, babasahin ko po. Kayo'y mga saksi at pati ang Diyos kung gaano kadalisay, matuwid at walang kapintasan ang inasal namin sa inyo na mga mananampalataya. Yeah, you are witness and God also. How devoutly and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believe. Yeah, when the Apostle Paul preached the gospel in the Thessalonica church, he behaved devoutly, justly, and blamelessly. That means there was no any problem. Yeah, he really showed a good example. Si Apostle Pablo, kapag siya ay nangangaral ng ebanghelyo sa mga tao, talagang nagpapakita siya ng dalisay, matuwid, at walang kapintasan na pag-aasal sa kanila. Kaya si Apostle Pablo, nagpakita talaga siya ng mabuting halimbawa sa kanila. Why our born-again Christian should show the good example to other unbelievers? Bakit ba yung ating mga born-again Christian ay kailangan na magpakita ng mabuting halimbawa sa mga hindi mananampalataya? Although we have a true gospel, the good message, but if we don't behave the rightly, justly, devoutly, other unbelievers,
they will not accept our word. Kahit na meron tayong magandang salita at ebanghelyo na ipinapahayag sa kanila, ngunit kung hindi dalisay at hindi matuwid at wala at may kapintasan yung ating inaasal sa kanila, kung gayon hindi sila maniniwala sa ating salita. For example, you will have a testimony to other unbelievers, you became the born again Christian. Halimbawa, kayo ay magpapatotoo sa mga hindi mananampalataya, sasabihin ninyo na kayo ay naging born-again Christian. But your life still belongs to the old man, like other unbelievers. Ngunit yung inyong buhay ay kagaya pa rin. Kagaya pa rin sa inyong dating pagkatao, kagaya ng mga hindi mananampalataya. For example, you are still drinking and smoking and gambling, and also you are enjoying so worldly things like singing, dancing. Kagaya ng pagiinom ng alak, pagsusugal at paninigarilyo, at ine-enjoy nyo pa rin yung mga makasanlibutang mga bagay, kagaya ng pagsasayaw, pagkanta. Yeah, if you belongs to this kind of the physical life, other unbelievers also, they cannot find any difference from them, their life. Kaya kung tayo ay kasama sa mga physical na bagay na ito o physical na buhay na ginagawa natin, kung gayon yung mga hindi mananampalataya, hindi sila maniniwala sa atin. But what about the Apostle Paul? When he preached the gospel, he really behaved justly, devoutly, blamelessly. Ngunit paano si Apostol Pablo, siya ay nagpakita ng mabuting asal, dalisay, matuwid at walang kapintasan sa kanila. That's why his word is really powerful. And then it influenced other unbelievers to be changed. Kaya yung salita o mensahe ni Apostol Pablo ay makapangyarihan, kaya nabibigyan ng lakas ng loob yung mga hindi mananampalataya na magbago. That's why our born again Christian, or since we get salvation, it is really necessary to be changed. Kaya sa ating mga born again Christian, kinakailangan na tayo ay mabago. Okay, let's go back to the Philippians chapter 4 again. Balikan po natin sa Filipos kapitulo 4 versikulo 8. Babasahin ko po. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Yeah, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are good, we also should achieve this kind of things through our Christian life. Anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, kaya kailangan gawin natin ito sa ating buhay, Kristiyano. When we achieve the sanctification, it will be possible. Kung tayo ay magbabago sa ating buhay, Kristiyano, ito ay posible. So, we are going to think about how can we achieve the sanctification. Kaya kailangan pag-iisipan po natin yung pagpapabanal sa atin. We should remember, when we get the salvation, we receive the forgiveness of all of our sins. Tandaan natin, nung matanggap natin yung kaligtasan, natanggap din natin yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. And we became new creation in Jesus Christ. At tayo ay naging mga bagong nilalang kay Kristo. That means, after we get salvation, we should take after the characteristic of God. Kaya ibig sabihin, pagkatapos na tayo'y maligtas, kailangan tularan natin yung katangian ng Diyos. God said, according to the 1 Peter chapter 1, verse 16, "Be holy, for I am holy." Sabi nga sa unang Pedro kapitulo 1, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Okay, let's open the Bible. Romans chapter 6. Tingnan po natin sa Roma kapitulo 6. Romans chapter 6. Roma, kapitulo 6. Verse 22. Versikulo 22. Okay, babasahin ko po. Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Yeah, but now having been set free from sin. Yeah, when we get salvation, yes, we are having been set free from sin and having become slaves of God. You have your fruit to holiness. What is the result after we get salvation? That is the holiness.
Subalit ngayong pinalaya na kayo sa kasalanan, pagkatapos na tayo makatanggap ng kaligtasan, tayo na ngayon ay nagbubunga ng kabanalan, ang kahihinatnan naman ay bunga na walang hanggan. Kaya ibig sabihin, ito yung kabanalan. According to the First Peter, yeah, we became the holy nation, right? Holy nation, what does it mean? Holy people. Sabi sa unang Pedro na tayo ay naging banal na bayan. But after we get salvation, if we still belongs to the so many worldly things, how can we call the holy nation? Ngunit pagkatapos nito, kung tayo pa rin ay kabilang sa mga makasanlibutang mga bagay, paano natin masasabi na tayo ay kabilang sa banal na sambahayan ng Diyos? That's why, since we get salvation, yeah, we should take after Jesus Christ in order to achieve the sanctification. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan ay tularan natin yung katangian ni Jesucristo upang makamit natin yung kabanalan. We should remember sanctification can be achieved by the Word of God and the prayer. Tandaan natin na nakakamit ang kabanalan sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. If you look at Acts chapter 20, Apostle Paul, after he taught three and a half years in the Ephesian church, when he leave the Ephesian church, he also asked the Ephesian church to the Word of God. Sabi nga doon sa Gawa Kapitulo 20 na kung saan ay ipinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso yung ebanghelyo sa kanila, pagkatapos na umaalis na si Apostol Pablo, ibinili niya yung mga kapatiran sa Efeso sa salita ng Diyos. Okay, let's open the Bible, Acts chapter 20. Tingnan po natin sa Gawa Kapitulo 20, verse 32, versikulo 32. Acts chapter 20, verse 32. Okay, babasahin ko po. Ngayon, ipinagkakatiwala ko kayo sa Diyos at sa salita ng kanyang biyaya na makakapagpatibay sa inyo at makakapagbigay sa inyo ng mana na kasama ng lahat ng mga ginawang banal. Yeah, so now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Yeah, it is also same. Our church, we can say our church is world-centered church. Kaya gayon din naman sa ating iglesia, masasabi po natin na yung ating iglesia, ito ay nakasentro o nakatuon sa salita ng Diyos. Yeah, sometimes the pastor can transfer to other churches, from this church to other church. Minsan, yung mga pastor natin ay mula sa isang church, sila ay nalilipat sa kabilang church. Yeah, in Korea also, same. Around after 5 years or 6 years later, yeah, most of the pastors, they will transfer from this church to other church. Ganun din naman sa mga iglesia natin sa Korea, pagkatapos ng mga 5 taon, yung mga pastor, sila ay nalilipat sa ibang mga church. Yeah, there is the rotation system. Meron pong rotation system. But although the pastor is changed, the church is, there is no problem. Why? They only focus on the Word of God. Ngunit kahit na nagbabago yung napapalitan yung pastor, ngunit hindi po nagbabago dahil yung pastor ay nakatuon lamang o yung church natin nakatuon lamang sa salita ng Diyos. Yeah, if church depends on the pastor, maybe the church will have so many problems. Kung yung iglesia ay nakadepende doon sa pastor, marahil maraming pagbabago yung mangyayari. But church depends on the Word of God, right? They will only focus on the Word of God. Ngunit yung iglesia ay umaasa lamang, nakatuon lamang sa salita ng Diyos. Here also, Ephesian Church, although Apostle Paul leave the Ephesian Church, there is no problem because there is God and also there is the Word of God. Kagaya dito sa iglesia sa Efeso, kahit na umalis na si Apostle Pablo, ngunit meron silang salita ng Diyos at yung Diyos mismo. Yeah, because the Word of God, who is able to build up and give you an inheritance. Dahil yung salita ng Diyos ay makakapagpatibay sa kanila at makakapagbigay sa kanila ng mana. Yeah. As a born-again Christian, when we are really close to the Word of God, we can be sanctified. Kaya gayon din sa atin, kung tayo ay magtutuon ng pansin sa salita ng Diyos, tayo rin naman ay mapapabanal. Let's open the Bible, Ephesians chapter 5. Tignan po natin sa Efeso, Kapitulo 5.
Ephesians chapter 5, Efeso, kapitulo 5, verse 26 and 27, versikulo 26 hanggang 27. Okay, babasahin ko po. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng kanyang paghuhugas ng tubig sa salita, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. Yeah, that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, right? By the word. Through the word of God, the born again Christian, they can be cleansed. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita, kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sila ay mapapabanal. Whenever we listen to the word of God, we will realize if we are doing something wrong. Then, through the word of God, we can be sanctified again. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kung tayo ay merong maling ginagawa, ito ay malalaman o mauunawaan natin, at sa pamamagitan din ng salita ng Diyos, tayo ay mapapabanal. That's why it is very important to read the Bible diligently and also to listen to the Word of God through the Sunday sermon or Wednesday sermon. Kaya napakahalaga sa atin na tayo ay maging masigasig na magbasa ng Biblia at maging patuloy na makinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating Sunday sermon at Wednesday sermon. So I'd like to ask you, all of our brothers and sisters, although you are busy, yeah, please have a priority to attend the Sunday service and also Wednesday service. Kaya sa atin pong mga brothers and sisters, na kahit na kayo po ay mga abala, magkaroon kayo ng prioridad na laging dumalo sa ating Wednesday at Sunday service. And then you shall be sanctified through the Word of God. At kayo ay mapapabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And also, prayer is very important, right? When we mention about the four elements of our Christian life, one is the Word of God, and the other is the prayer. Prayer is the conversation with God. Isa pa po, yung panalangin ay napakahalaga sa ating buhay Kristiyano. Isa nga sa apat na elemento, pinakauna sa apat na ito, yung salita ng Diyos. Ikalawa naman, yung panalangin. Yung panalangin po, ito yung pag-uusap sa pagitan mo at ng Diyos. Let's open our Bible, 1 Timothy chapter 4. Tignan po natin sa unang Timoteo, kapitulo 4, verse 5, versikulo 5. First Timothy chapter 4 verse 5. Unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 5. Okay, chapter 4 verse 5. Basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Yeah, for it is sanctified by the word of God and prayer. So, in our Christian life, prayer is very important for the individual, the sanctification. Kaya sa ating buhay Kristiyano, yung panalangin ay napakahalaga. Ito po ay kinakailangan para sa ating personal na pagpapabanal. Yeah. So, if you look at Acts chapter 10, there is the one man, the Cornelius, the centurion of the Italian regiment. Kagaya nga, sabi po doon sa Gawa, Kapitulo Gis, nandoon po yung kwento patungkol kay Cornelio na isang centurion. How the Cornelius, although he was a Gentile, he was able to be saved? Paano nangyari na si Cornelio na isang Hentil, siya ay maliligtas kahit nga na siya ay isang Hentil? Yeah, before he gets salvation, he prayed to God always. Bago siya maligtas, siya ay laging nananalangin sa Diyos. Actually, other unbelievers, the prayer, God will not listen to the unbeliever's prayer. Sa katunayan, yung panalangin ng mga hindi mananampalataya ay hindi pinapakinggan ng Diyos. But only one thing. When he prayed to God to be saved, God will listen to his prayer. Ngunit merong isang bagay na panalangin, na isang panalangin na papakinggan ng Diyos, ito yung panalangin ng isang hindi mananampalataya na nagnanais na maligtas. Yeah, those who are really seeking God, and if he really wanted to be saved, yeah, he will pray to God. And then, God will give him the chance to be saved.
yung talagang nagnanais na maligtas at talagang hinahanap ang Diyos, sila ay nananalangin at pagkatapos bibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon upang maligtas. So God listened to his prayer and then God sent the Peter to preach the gospel to the household of the Cornelius. Pinakinggan ng Diyos yung kanyang panalangin, kaya sinugo ng Diyos si Pedro sa kanyang bahay. So this year, I also ask you, our brothers and sisters, we should be faithful in our prayer. Kaya sa ating mga brothers and sisters, iminumungkahi ko din sa inyo na dapat maging tapat tayo sa ating panalangin. The Bible says, pray without ceasing. Sabi ng Biblia, manalangin kayong walang patid. Yeah, we should not stop prayer. Kailangan huwag nating itigil yung pananalangin. As much as you pray to God, you will be close to God and also you can be sanctified. Hanggat kayo ay nananalangin sa Diyos, kayo ay higit na malalapit sa Diyos at kayo ay mapapabanal. And also, one more thing. We should not be lazy to have a fellowship with the brothers and sisters. Isa pa po, kailangan ay huwag tayong maging tamad na magkaroon ng fellowship kasama yung mga brothers at sisters. Actually, we have so many fellowship. For example, cell group fellowship and father's group fellowship or mother's group fellowship, young adult group fellowship, high school fellowship. Sa katunayan, marami tayong fellowship, cell group fellowship, mothers, fathers, young adult at high school fellowship. Why the fellowship is necessary? Bakit ba yung fellowship ay kinakailangan? We should know we cannot have a Christian life by alone. Kailangan malaman natin na hindi tayo magkakaroon ng buhay Kristiyano nang nag-iisa. Yeah, when we through the fellowship, we will get more spiritual strength. Sa pamamagitan ng fellowship, mas magkakaroon tayo ng espiritual na kalakasan. And also, the fellowship is the way to wash each other. At isa pa, yung fellowship, ito yung paraan upang linisin yung bawat isa. You may remember, if you look at the John chapter 13, before Jesus, he was crucified. After the Last Supper, Jesus Christ brought the water in order to wash the feet of the disciples. Kung maaalala ninyo, sinabi doon sa Juan Kapitulo 13, bago ipako si Jesucristo, pagkatapos din ng huling hapunan nila, si Jesucristo kumuha siya ng tubig upang hugasan yung mga paa ng mga alagad. At the first time, the Peter, he rejected, how the Lord, you can wash my feet? Nung una, si Pedro, tinanggihan niya ito. Sabi niya, paanong mangyayari, Panginoon, na huhugasan mo yung aking paa? At the time, Jesus said, if I don't wash your feet, you are nothing to do with me. Sinabi ni Jesus, kung hindi ko huhugasan ang iyong paa, ikaw ay walang kinalaman sa akin. At that time, Peter said, not only my feet, please wash whole my body. Kaya sinabi ni Pedro, hindi lamang iyong paa ko ang hugasan mo, kung hindi maging aking buong katawan. At the time, Jesus said, those who already washed, he only need to wash his feet. Sinabi ni Jesus, sa mga nahugasan na, paa na lamang yung kailangang hugasan. Let's open our Bible, John chapter 13. Tignan po natin sa Juan, Kapitulo 13. Verse 10, John chapter 13, verse 10. Juan, Kapitulo 13, versikulo 10. Okay, babasahin ko po. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan maliban ng kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Yeah. He who is bathed need only to wash his feet. But is completely clean. So those who bathed then means those who were saved, truly born again Christian. Kaya sabi sa mga napaliguan na ibig sabihin sa mga naligtas para sa mga born again Christian. But although we become the born again Christian, we are staying in this world. Ngunit kahit na tayo ay naging born again Christian, tayo ay naninirahan sa mundong ito. And then there will be the chance to meet a lot of the other unbelievers. At may mga pagkakataon na makikilala natin yung mga hindi mananampalataya. And while you meet the other unbelievers, you can be also influenced by other people. At kapag nakakakilala tayo ng mga hindi mananampalataya, may posibilidad na may impluwensyahan nila tayo.
at that time, you should wash your feet through the fellowship. Sa ganitong pagkakataon, kailangan ay linisin natin yung ating paa sa pamamagitan ng fellowship. Verse 14 and 15. Versikulo 14 hanggang 15. Babasahin ko po. Kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa, sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ang ayon sa ginawa ko sa inyo. Yeah. So you also ought to wash one another's feet. What is this? This is the fellowship, to wash each other's feet. Kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Ito po yung fellowship na dapat maghugas tayo ng paa ng isa't isa. Yeah, while you are walking in this world, your feet will become dirty. That means you will be influenced by the worldly things. Habang lumalakad tayo sa mundong ito, maruumihan yung ating mga paa. Ibig sabihin, may impluensyahan tayo ng mga makasanlibutang bagay. So when you join the fellowship, you will have a testimony about your Christian life. Kaya habang tayo ay nagkakaroon ng fellowship, kayo ay magpapatotoo na tungkol sa inyong buhay Kristiyano. And when you have a testimony, you don't need to pretend to cover your sin or your mistake. At kapag kayo ay nagtetestimony, hindi kailangan na takpan ninyo yung inyong pagkakamali o kasalanan. You should be honest because it is the time to wash each one's the feet. Kailangan kayo ay maging tapat dahil ito yung sandali na huhugasan natin yung ating mga paa. Although you made a mistake, at the time you will have a testimony honestly. And then other brothers and sisters, they will pray for your mistake or fault. Kahit na kayo ay nagkamali, kailangan kayo ay maging tapat at ipapanalangin kayo ng mga kapatid tungkol sa inyong pagkakamali. Yeah, this is the true fellowship between brothers and sisters. Ito yung tunay na fellowship sa pagitan ng mga brothers and sisters. Yeah. So, it is very important. Since we get salvation, we also should do our best to join the fellowship. Kaya napakahalaga simula nang tayo ay maligtas na tayo ay laging lumahok sa fellowship. Yeah. So, when we join the fellowship, we can also achieve the sanctification through our Christian life. Kapag tayo ay nag-join sa fellowship, makakamit din natin yung kabanalan sa ating buhay Kristiyano. We should remember this sanctification, this is the God's will. Kailangan tandaan natin na yung pagpapabanal na ito, ito yung kalooban ng Diyos. Let's open our Bible, 1 Thessalonians chapter 4. Tignan po natin sa unang Tesalonika, kapitulo 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse 3. Unang Tesalonika, Kapitulo 4, versikulo 3. Okay, babasahin ko po. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, ang inyong pagpapakabanal na kayo'y umiwas sa pakikiapid. Yeah, for this is the will of God, your sanctification. Sanctification. So, that's why, since we get salvation, we should achieve this sanctification through our Christian life. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, napakahalaga na kailangan makamit natin yung pagpapabanal na ito sa ating buhay Kristiyano. Although we are living in this world, we should remember, we don't belong to this world. Kahit na nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan tandaan natin, hindi tayo kabilang sa sanlibutang ito. What is the meaning of the church? Ano yung ibig sabihin ng iglesia o church? Church in the Greek word is ekklesia. Sa Greek word, yung iglesia, ito po ay ekklesia. Ekklesia means it is the congregation which is separated from the world. Ibig sabihin po ng ekklesia, ito yung kapulungan na inihiwalay sa mundong ito. Yeah, the congregation came out from the world. Kaya yung kapulungan ay lumabas o inihiwalay sa mundo, sa sanlibutan. That's why, although we are living in this world, we should not mix with other unbelievers. Kaya nga kahit na nabubuhay tayo sa mundong ito, kailangan huwag tayong makihalo o makisama sa mga hindi mananampalataya. If you look at Genesis chapter 6, after the Noah's flood, right? The Noah sent at the first time the laborer in order to know out whether water is decreased or not. Doon nga sa Genesis chapter 6, nung una si Noah ay nagpalipad ng isang uwak.
At the time, the Laban did not return to the ark. Siya ay nagpakawala ng uwak upang malaman kung humupa na ba yung baha, ngunit nung una hindi bumalik sa kanya yung uwak. Yeah, because the Laban kept going to and fro. Yeah, and then it ate the Laban ate the dead bodies. Dahil yung uwak ay nagpakaot pa rito at siya, kinain niya yung mga patay na katawan ng tao. And later, Noah sent out again the dove. At kalaunan, si Noah naman ay nagpakawala ng kalapati. What happened? The dove found a resting place and then returned to the ark. Nung una, yung kalapati ay walang matagpuan na pahingahan, kaya naman bumalik siya sa daong. Yeah, born again Christian like this. Although we are staying in this world, we should be separated from the worldly things. Ang mga born again Christian ay gayon din naman kahit na nabubuhay tayo sa mundong ito, ngunit dapat ay humiwalay tayo sa mga makasanlibutang bagay. We should remember, separation, this is the beginning of the sanctification. Kailangan tandaan natin yung paghiwalay, ito yung umpisa ng pagpapabanal. 2 Corinthians chapter 7. Tignan po natin sa Ikalawang Korinto, Kapitulo 7. Second Corinthians chapter 7 verse 1. Ikalawang Korinto kapitulo 7 bersikulo 1. Okay, babasahin ko po. Mga minamahal, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, linisin natin ang ating mga sarili mula sa bawat karumihan ng laman at espiritu na ginagawang sakdal ang kabanalan sa pagkatakot sa Diyos. Yeah. Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and the spirit, perfecting holiness in the fear of God. Right? So, if those who really fear God, he will be separated from this world. Sa mga may takot sa Diyos, sila ay hihiwalay mula sa sanlibutan ito. And he will achieve the holiness and sanctification. At makakamit niya yung kabanalan at yung makakamit niya yung pagpapabanal at yung kabanalan. If you look at Daniel, the chapter 1, Daniel became the captivity by the Babylon at a very young age. Si Daniel, sa batang edad, siya ay naging bihag ng Babylonia. But the Babylon king provide the king's delicacies and the wine to the Daniel and his friends. Ngunit ang hari ng Babylonia, siya ay naghahanda ng pagkain at ng alak bilang inumin sa kila Daniel at sa kanyang tatlong kaibigan. But according to the Bible, Daniel chapter 1, Daniel purposed in his heart not to defile with the king's delicacies. Ngunit ayon sa Daniel kapitulo 1, sabi doon ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan yung kanyang sarili mula sa pagkain ng hari o mula sa alak na kanyang iinumin. Why? Why Daniel rejected the king's delicacies and wine? Bakit tinanggihan ni Daniel yung pagkain ng hari at yung inumin? In those days, at the time the king's delicacies and the wine, the first offered to the idol worshiping. Noong mga panahon na yon, yung pagkain at yung alak na inumin, una, ginagamit muna ito para sa paghahandog sa Diyos-Diyosan. Yeah, it is polluted by the idol worshiping. So, that's why Daniel was not able to receive those kind of the king's delicacies. Kaya yung pagkain ay marumi dahil ginamit ito para sa paghahandog sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan yung kanyang sarili mula sa pagkain ng hari. Daniel proposed in his heart, in other words, he made a resolution not to defile himself with the king's delicacies. Ipinasya ni Daniel sa kanyang puso, ibig sabihin si Daniel ay gumawa ng isang resolusyon na hindi niya durungisan yung kanyang sarili mula sa pagkain ng hari. Nowadays, it is also same. There might be so many temptation in this world. Satan is trying to destroy our Christian life. Kaya gayon din naman sa atin, maraming mga tukso at si Satanas, ginagawa niya yung paraan upang masira yung ating buhay Kristiyano. Yeah, Satan tempts us with the lust of eyes and lust of the flesh and the boasting of the pride of this world.
Si Satanas, ginagamit niya yung pagdanasa ng mata, yung pagdanasa ng laman, at yung pagmamataas sa buhay. As a born-again Christian, if you don't make a resolution not to defile with these kind of things, you can be also tempted. Bilang born-again Christian, kung hindi tayo gagawa ng resolusyon na hindi madungisan sa mga bagay na ito, kung gayon, hindi natin makakamit yung pagpapabanal. Why Bible says, first John chapter 2 verse 15, do not love all the things in this world. Bakit sinabi ng Biblia sa unang Juan kapitulo 2 bersikulo 15 na huwag ninyong ibigin ang mga bagay ng sanlibutan? If you love all the things in this world, you can be influenced and also you can be tempted by the worldly things. Kung iibigin ninyo yung mga makasanlibutang bagay, kayo ay may impluensyahan at gagamitin ninyo yung mga makasanlibutang bagay. In the case, your Christian life will be far from the sanctification. At kung magkagayon, ang inyong buhay Kristiyano ay magiging malayo sa pagpapabanal. Yeah. Let's open the Bible. First, John, Ephesians chapter 4. Tignan po natin sa Efeso, kapitulo 4. Ephesians chapter 4, verse 24. Efeso, kapitulo 4, versikulo 24. From verse 22-24, mula po versikulo 22 hanggang versikulo 24. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Yeah, that you put off concerning your former conduct. Before you get salvation, you had this kind of the former conduct. You love the drinking and smoking and singing, dancing, or some the seeking the physical pleasure. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, iniibig natin yung mga makasanlibutang bagay na ito, kagaya ng pagsusugal, paninigarilyo at pag-inom ng alak. But what the Bible says, put off concerning your former conduct, the old man. You should put off the old man before you get salvation. Ngunit ano yung sabi ng Biblia? Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao. Kaya kailangan alisin natin yung lumang pagkatao simula nang tayo'y maligtas. When you really put off your old man, you can put on the new man. Kung huhubarin talaga ninyo yung lumang pagkatao ninyo, kung gayon masusuot ninyo yung inyong bagong pagkatao. Yeah, verse 24, that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. Verse 24, at kayo yung magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. I know the newly born again brothers and sisters, there might be a lot of the struggling while you are having a Christian life. Alam ko po sa mga bagong kapatiran na naligtas, kayo po ay mayroong kahirapan simula nang kayo'y maligtas. Because your flesh wanted to follow the worldly things. Dahil lang inyong laman, gustong sumunod sa mga makasanlibotang bagay. But truly born again Christian, there is also voice of the Holy Spirit inside of you. Ngunit sa mga tunay na born again Christian, meron ding tinig ng banal na espiritu na sumisigaw sa atin. That's why there will be the struggling between the flesh desire and the will of the Holy Spirit. Kaya merong pagtatalo sa loob natin yung pagnanasa ng laman at yung pagnanais ng banal na espiritu. So what we should follow after we get salvation? Kaya alin yung dapat nating piliin pagkatapos na tayo'y maligtas? Apostle Paul said, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. According to Galatians chapter 2, verse 10. Sabi nga ni Apostle Pablo doon sa Galacia, kapitulo 2, versikulo 20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. This is very important. We should remember, when we get salvation, I have been also crucified with Christ together. Napakahalaga nito na pagkatapos ng kaligtasan na ako'y ipinako kasama ni Kristo. If we cannot admit this, maybe you will try to follow the worldly things continuously. Kung hindi natin tatanggapin ito, gagawin natin yung paraan upang sumunod tayo sa mga makasanlibutang bagay. Because you have a very strong the flesh desire.
Dahil kayo ay merong malakas na pagnanasa ng laman. You know, your flesh desire cannot be satisfied. Alam niyo po na yung inyong pagnanasa ng laman ay hindi makukontento o masisiyahan. Let's open the Bible. Proverbs chapter 30. Tignan po natin sa Kawikaan, Kapitulo 30. Proverbs chapter 30. Kawikaan, Kapitulo 30. Verse 15. Versikulo 15. Okay, babasahin ko po. Ang linta ay may dalawang anak na sumisigaw, bigyan mo ako, bigyan mo ako. May tatlong bagay na kailanman ay hindi nasisiyahan. Oo, apat na hindi nagsasabing tama na. Yeah. The rich has two daughters. Give and give. Huh? Bigyan mo ako, bigyan mo ako. Huh? Give, give. What does it mean? He is asking continuously. Kaya, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Ito yung sabi ng dalawang anak ng linta. Ibig sabihin, ito ay patuloy na humihingi. Do you know the rich? Which is sucking the blood on the human, man, or the animals from the animal? Alam niyo po yung linta, yung sumisip-sip ng dugo sa tao o kaya sa hayop? Why the rich has two daughters? Bakit po yung linta ay may dalawang anak? The rich has two sucking the place, head and tail, sucking the both side. Kaya yung linta, meron po siyang dalawang parte na ginagamit niya upang sumisip. Ito yung sa kanyang ulo at yung sa kanyang paa. It implies our flesh desire. Our flesh desire cannot be satisfied easily. Lumalakawan ito sa pagnanasa ng ating laman. Yung pagnanasa ng laman natin ay hindi nakukontento. Always your flesh desire will ask, give me this, give this. Palaging ihingi ang pagnanasa ng inyong laman, bigyan mo ako, bigyan mo ako. Yeah, I wanted to have a very nice house. I wanted to have a very nice car. I wanted to have a very nice dress. Gusto ko na magandang sasakyan, gusto ko na magandang bahay, gusto ko na magandang damit. I wanted to have a delicious food. Gusto kong magkaroon ng masarap na pagkain. Yeah, like this. Flesh desire will never cease. Gaya nito, yung pagnanasa ng laman ay hindi hihinto. But how can we overcome as a born-again Christian? Ngunit paano natin ito malalagpasan bilang born-again Christian? Let's open the Bible, Galatians chapter 5. Tignan po natin sa Galatia, Kapitulo 5. Verse 24. Versikulo 24. Galatians chapter 5, verse 24. Basahin po natin, sabay-sabay. 3-1. At ipinako sa krus ng mga nakay Kristo Jesus ang laman na kasama ang masasamang pagnanasa at ang mga kahalayan nito. Yeah, and those who are Christ have crucified the flesh with the passion and desire. What is this passion? Huh? Physical passion. The worldly passion and flesh desire. We should remember when we get the salvation, we are crucified with these kind of things together. Kaya ano yung masasamang pagnanasa na ito? Yung pagnanasa ng ating laman. Yung pagnanasa ng ating laman, kaya simula nang tayo maligtas, kailangan alisin natin yung o patayin natin yung pagnanasa ng laman. Yeah. Who is it? Those who are Christ. Who is this? Kaya sino po ito? Yung mga ipinako sa krus na kasama ni Kristo. In other words, Christian. Sa ibang salita, yung mga Kristiyano. Christian is the man of Christ. Yung Kristiyano, sila yung tao ni Kristo. Is there anyone who is not Christian among our brothers and sisters? Meron po ba sa ating mga brothers and sisters, yung hindi Kristiyano? If you are not Christian, you cannot follow this word. Kung kayo ay hindi Kristiyano, hindi ninyo masusunod yung salitang ito. But in other words, if you are really become the born-again Christian, you should follow this word. It should be accomplished through your Christian life. Ngunit kung talagang kayo ay tunay na born-again Christian, kailangan sundin natin yung salita na ito sa pamamagitan ng ating buhay Kristiyano. When you admit that Christian have crucified
flesh with its passion and desire, yeah, you can overcome your flesh. Kaya kung tatanggapin natin ito na bilang mga Kristiyano na tayo'y ipinako sa krus kasama ni Jesu Kristo, kung gayon, matatalo natin yung pagnanasa ng ating laman. Let's open our Bible, 1 Peter chapter 2. Tignan po natin sa unang Pedro, Kapitulo 2. Verse 11 and 12. Versikulo 11 hanggang 12. 1 Peter chapter 2, verse 11 and 12. Babasahin ko po. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa, maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yeah, beloved, I beg you as a sojourner and pilgrims, Peter, also Apostle Peter, also said, "I beg you, as the sojourners and the pilgrims, truly born again Christians." Kaya yung mga tunay na born again Christian, ito yung sinabi ni Apostle Pablo, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon. Abstain from fleshly lust, which war against the soul. Na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Yeah, fleshly lust, flesh desire will be against the will of the Holy Spirit. Yung pagnanasa ng laman, ito'y sumasalungat sa pagnanais ng banal na Espiritu. Yeah, why we should abstain from this fleshly lust? Bakit ba na kailangan umiwas tayo sa pagnanasa ng laman? As a born-again Christian, if you have some sexual immorality, what other unbelievers the will blame? Kaya bilang born again Christian, kung kayo ay nagkakaroon ng sexual na immoral, ano yung sasabihin o iisipin ng mga hindi mananampalataya sa atin? There is no difference. Although he become the born again Christian, same. Walang pagkakaiba kahit na yung mga born again Christian ay gayon din. And then, yeah, how the born again Christian they commit those kind of adultery or sexual immorality? At paano nagagawa ng born again Christian yung ganitong kasalanan at pangangalo niya? In the case, God's holy name will be profaned by the born again Christian. At kung magkaganon, madudungisan o malalapastangan yung pangalan ng Diyos dahil sa born again Christian. You may remember the Israelites, right? When they committed sin and then when they worshiped the idols, God's holy name was profaned by the Israelites. Kung matatandaan natin, kapag yung mga Israelita ay sumusuway sa salita ng Diyos, yung banal na pangalan ng Diyos ay nalalapastangan dahil sa kanila. That's why, as a born-again Christian, we should abstain from the fleshly lust. We should be separated from this world. Kaya bilang mga born-again Christian, kailangan umiwas tayo sa pagnanasa ng laman at humiwalay tayo sa sanlibutang ito. Yeah, here verse 12, having your conduct honorable among the Gentiles, that when they speak against you as evildoers, and they may by your good works which they observe glorify God in the day of visitation. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hintil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yeah, when you really show the good deed in front of other unbelievers, they might think a born-again Christian is really different. They are very good life. They have a good life. Kaya kapag nakita ng hindi mananampalataya yung inyong mabubuting gawa, sasabihin nila ay yung born again Christian sila ay iba at sila ay meron silang mabuting pamumuhay. And when you are trying to evangelize your family members, also your relatives, they will listen. At kapag kayo ay nag-evangelize yung inyong kapamilya o kaibigan, sila ay makikinig. You know the why the it is very difficult to evangelize the family members. Alam niyo po kung bakit mahirap na ma-evangelize yung miyembro ng pamilya? Because your family members knows all of your life, from 1 to 10.
Dahil yung inyong buong buhay, alam ng inyong pamilya mula 1 hanggang 10. So, in the case, if you did some mistake or if you showed some wrong things, maybe they will not listen. Kaya kapag kayo ay nakagawa ng isang pagkakamali o kaya naman ng maling bagay, sila ay hindi makikinig. Yeah, that's why it's very important. As a born-again Christian, we should remember we are the children of God. Kaya bilang born-again Christian, kailangan alalahanin natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Bible says, according to Matthew chapter 5, let your light show shine before the men. Sabi sa Mateo, Kapitulo 5, paliwanagin ninyo ng husto ang inyong ilawan sa sanlibutan. That they may see your good works and glorify your Father in heaven. Upang makita nila ang inyong mga mabubuting gawa at huwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Our brothers and sisters, what about your Christian life? Sa ating mga brothers and sisters, paano naman ang inyong buhay Kristiyano? Do you really shine the good works in front of other people? Talaga bang lumiliwanag yung inyong mabubuting gawa sa mga hindi mananampalataya? Let's open the Bible, Titus chapter 2. Tignan po natin sa Tito, Kapitulo 2. Titus chapter 2. Tito, Kapitulo 2. Verse 7, 8. Mula po verse 7 hanggang 8. Titus chapter 2, verse 7, 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong pagtuturo ay mapakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang, wastong pananalita na hindi mapipintasan upang ang kalaban ay mapahiya na walang anumang masamang masasabi tungkol sa atin. Yeah, in all things, showing yourself to be a pattern of good works in doctrine, showing integrity, reverence, incorruptibility, right? So, all things showing yourself, we must show these kind of things to other unbelievers. Sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo ang iyong sarili na isang uliran sa mabubuting gawa at ang iyong pagtuturo ay magpakita ka ng katapatan, pagiging kagalang-galang. Kaya dapat ipakita natin yung mga bagay na ito sa mga taong hindi mananampalataya. In the case, you shall not be condemned by other unbelievers. Kailangan ay huwag tayong mapipintasan ng mga taong hindi mananampalataya. Yeah, other unbelievers, although they are trying to find any fault or any mistake, they cannot find anything. Kailangan yung mga hindi mananampalataya, wala silang makitang sisi sa atin o kapintasan o dumi. Yeah. You know, the Thessalonian church, the brothers and sisters, they really show the good example. Yung mga kapatid sa Thessalonica, sila po ay nagpakita ng mabuting halimbawa. Let's open our Bible, 1 Thessalonians chapter 1. Tignan po natin sa Unang Thessalonica, Kapitulo 1. First Thessalonians chapter 1, verse 8. Unang Thessalonica 7, 8. Verse 7 and 8. Unang Thessalonica, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 8. Okay, babasahin ko po. Anupat kayo'y naging halimbawa sa lahat ng mananampalatayang nasa Macedonia at nasa Achaia, sapagkat mula sa inyo'y umaalingaungaw ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay napabalita ang inyong pananampalataya sa Diyos, kaya't kami ay hindi na kailangang magsalita pa ng anuman. Yeah, here, so that you became examples to all in Macedonia and Achaia who believe. Huh? Among the born-again Christian also, this Thessalonica church, they became the good example. Sa mga kapatid na nasa Thessalonica, sila po ay naging mabuting halimbawa. Okay, let's go back to Philippians chapter 4. Balikan po natin Filipos Kapitulo 4 verse 8 and 9. Okay.
Babasahin ko po ulit. Kahuli-hulihan, mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa amin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. Yeah, here, verse 9. The things which you learned and received and heard and saw in me, these do, and the God of peace will be with you. Kaya sabi po sa verse 9, ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sasa inyo. First, we should not forget this Bible is the Word of God. Una, ay huwag nating kalimutan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Whenever we listen to the Word of God, we should not forget we are listening to the God's Word. Kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, huwag nating kalimutan na yung pinapakinggan natin ay salita ng Diyos. Yeah. When we get salvation, we were able to be saved through the Word of God. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo po ay naligtas. When you receive the Word of God, you received as the Word of God. That's why it works effectively. Nung narinig ninyo yung salita ng Diyos, tinanggap ninyo ito bilang salita ng Diyos, kaya naman ito ay talagang umepekto sa inyo. Yeah. As the Bible says, the 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures is given by the inspiration of the God. Kagaya nga na sinabi sa unang Timoteo na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Yeah. Let's open the Bible. 2 Timothy chapter 3. Unang Timoteo, kapitulo 3. 2 Timothy. Ikalawang Timoteo. Ikalawang Timoteo, kapitulo 3. Verse 16-17. Versikulo 16 hanggang 17. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yeah. So, through the Word of God, we were able to be saved. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tayo'y naligtas. And also, it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At mapapakinabangan din ito sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at pagsasanay sa katwiran. So, as the Bible says, Philippians chapter 4 verse 8, there were so many desirable things as a born-again Christian. Which is the sanctification. It means we can achieve the sanctification through the Word of God. Kaya gaya nga din ng sinabi na sa makakamit natin yung pagpapabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yeah, here verse 17, that the man of God may be complete through equipped for every good work. Sabi nga sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yeah. So, whenever we attend the Sunday sermon or Wednesday sermon, we also should check how did we listen to the Word of God. Kaya kapag tayo ay dumadalo ng Sunday at Wednesday sermon, kailangan ay siriin natin kung paano tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Jesus also said, according to Luke chapter 8 verse 18, therefore, take heed how you hear. Kaya sabi rin po sa Lucas kapitulo 8 na tignan ninyo kung paano kayo nakikinig. Yeah. Take heed how you hear. Mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. Our attitude toward the Word of God. Yung ating ugali o yung ating asal kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Especially nowadays, maybe some brothers and sisters, they will join through the online. Marahil po yung ibang mga brothers and sisters natin, sila ay nagjo-join sa pamamagitan ng online. Yeah, if you have a chance to listen to the Word of God through the online, it will be different from face to face.
Kung kayo po ay nakikinig ng online, kung gayon, magiging iba po yung inyong pakiramdam kaysa sa nakikinig kayo ng harapan. For example, while you are listening to the sermon through the cell phone or through TV, maybe you can do other things. Kaya marahil kung kayo ay makikinig ng sermon sa cellphone o kaya sa TV, marahil ay gagawa kayo ng ibang bagay. Yeah, it's not easy to focus on the Word of God. Hindi madali na mag-focus sa salita ng Diyos. But Jesus said, take heed how you hear. Ngunit sinabi ni Jesus na mag-ingat kayo kung paano kayo nakikinig. How you are listening to the Word of God will decide your Christian life. Kung paano kayo nakikinig ng salita ng Diyos, ito yung magtatakda ng inyong buhay, Kristiyano. Do you know the Thessalonian church brethren? Yeah? How did they have a good faith? Alam niyo po na kung paanong yung mga kapatid sa Thessalonica, kung paanong nagkaroon sila ng tapat na mang mabuting pananampalataya. Because whenever they listened to the Word of God, they accepted as the Word of God. Dahil sa tuwing sila ay nakikinig ng salita ng Diyos, tinatanggap nila ito bilang salita ng Diyos. Yeah, not the word of men. Hindi bilang salita ng tao. 1 Thessalonians chapter 1. Tignan po natin sa unang Thessalonica, kapitulo 1, verse 8. Unang Thessalonica, chapter 2, verse 13. Chapter 2, 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Unang Thessalonica kapitulo 1 kapitulo 2 bersikulo 13. Chapter 2 verse 13. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3-1. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. We also should have this kind of mind toward the Word of God. Kailangan magkaroon tayo ng ganitong kaisipan para sa Diyos. Yeah. When you receive the word of God, which you heard from us, you welcomed it not as the word of man, but as it is in truth, the word of God. Na nang inyong tinanggap o tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin, ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan at bilang salita ng Diyos. According to Acts chapter 17, when the Apostle Paul delivered the word of God also, same. There were some Bereans, they had a fairer minded, and also they received the word of God very well. Kaya sabi din sa Gawa, Kapitulo 17, na kung saan nung nagpahayag ng salita si Apostol Pablo, yung mga taga Berea ay tinanggap nila ng maluwag sa kanilang puso yung salita. Okay, Acts chapter 17, verse 11. Tignan po natin sa Gawa, Kapitulo 17, verse 11 and 12, versikulo 11 hanggang 12. Okay, babasahin ko po. Ngayon, ang mga ito ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito, kaya marami sa kanila ang nanampalataya kasama ang maraming babaeng Griego at mga pangunahing lalaki. Yeah, they received the word with all readiness and search the scriptures daily to find out whether these things were so. So, you may also listen to the word of God through the Sunday sermon and Wednesday sermon. So, it should not be finished. After you listen to the sermon, if you forgot it, maybe nothing remains. After you return home, also you should find the Bible. Repeat it again. Kaya tinanggap nila yung salita ng may buong pananabik at sinisiyasat araw-araw yung mga kasulatan. Kung tunay nga yung mga bagay na ito, kaya gayon din sa atin, nakikinig tayo ng Sunday at Wednesday sermon. Ngunit pagkatapos nito, kailangan ay baka pag nalimutan natin, walang anuman yung matitira sa atin. Kaya dapat ay patuloy nating ulit-ulitin, ibalikan yung ating napag-aralan. Yeah. After we listen to the Word of God, we should not forget what we learned, what we received the lessons. Pagkatapos na makapakinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan huwag nating kalimutan kung ano yung bagay na ating natutunan. Yeah.
Let's open the Bible. James chapter 1. Tingnan po natin. Santiago, kapitulo 1. Verse 25. Versikulo 25. James chapter 1, verse 25. Santiago, kapitulo 1, versikulo 25. Babasahin ko po. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautosan, ang kautosan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad at gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Yeah, not a forgetful hearer. Do you know who is the forgetful hearer? After they listen to the sermon, when they go down the stairs, they already forgot everything. And then they cannot remember anything. Kaya huwag maging tagapakinig na malilimutin. Alam niyo po kung sino yung malilimutin na tagapakinig. Pagkatapos na makinig ng sermon at kapag bumaba ng hagdan, wala na silang anumang matandaan sa kanilang napakinggan. Yeah, but a doer of the work. This one will be blessed in what he does. Kundi tagatupad na gumagawa. Kaya siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. So what we should do? After we listen to the word of God, we should find out what I can practice it, what I can do it in my Christian life. Kaya pagkatapos nating makapakinig ng salita ng Diyos, yung kailangan nating gawin ay isipin natin kung ano yung mga bagay na kaya nating isagawa o gawin sa ating buhay Kristiyano. And then this one will be blessed. Bible says, he shall be blessed. At siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Why the many brothers and sisters, they cannot receive the real blessing from the Lord? Bakit yung mga brothers at sisters, hindi sila makatanggap ng tunay na pagpapala mula sa Panginoon? Although they are listening to the word of God so many times, but they don't obey to the God's word. Kahit na maraming ulit silang nakinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Why the King David, he received so much blessing? Bakit si Haring David, siya ay tumanggap ng labis na biyaya? King David, he was the man of the obedience. Si Haring David, siya ay tao ng pagsunod. Here, Philippians chapter 4, Apostle Paul also said, right? Verse 9, again. Dito rin, sa Filipos kapitulo 4, sinabi ni Apostle Pablo sa verse 9, yeah, the things which you learned and received and heard and saw in me, these do. This is important. These do. Please do it. Ang mga bagay na inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na ito ang gawin ninyo, kaya ito yung bagay na dapat nating gawin. And God of peace will be with you. At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Yeah. So this year, I'd like to ask you, our brothers and sisters, yeah, whenever you listen to the word of God, yeah, please do your best to obey to the God's word. Kaya sa ating mga brothers and sisters sa taon na ito, pakiusap, gawin ninyo yung inyong makakaya upang sumunod sa salita ng Diyos. And those who really desire the word of God, yeah, they will do their best to seek the God's will. At yung mga nagnanais ng salita ng Diyos, nanaisin din naman nila na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yeah. In the case, he can achieve the sanctification through his life. At kung magkagayon, ay makakamit din niya yung pagpapabanal sa kanyang buhay. Yeah. There is the one story in Russia, when the Russia was a communist country, there was no freedom of the religion. Kaya noon sa Russia, bago ito nung ito ay naging bansang komunista, malaya yung pagkakaroon ng relihiyon. There was the one farmer who was a Christian. At merong isang magsasaka na isang Kristiyano. But although he wanted to buy the Bible, he was not able to get the Bible because it was a communist country. Kahit na siya nais niya na itong magsasaka na magkaroon siya ng Biblia, ngunit kahit na gusto niya, hindi siya pwedeng magkaroon dahil bawal nga ito sa bansang komunista. So he prayed to God every day, God, please give me just one Bible, and then I will read the Bible every day and diligently.
Kaya siya ay naging masigasig na manalangin sa Diyos, siya ay nananalangin, O Diyos, na magkaroon sana ako ng Biblia at pangako, araw-araw ko itong babasahin. Yeah. One day, he was working in his field. His field is nearby the train, the railroad. Kaya itong magsasaka, naglalakad siya sa kanyang sakahan, yung sakahan niya ay malapit sa daanan ng rails ng tren. Yeah, what? While he was walking, over there, the train is approaching. Habang siya naglalakad, papalapit na yung tren. And inside the train, do you know what happened? There was the one pastor, and then he secretly wanted to evangelize another passenger beside his seat. At sa loob ng tren, meron pong isang pastor na nais niya na lihim na mag-evangelize at kumausap sa mga tao. So, while he is explaining about the Bible to the passenger, at the time, the policeman appeared. And then, the policeman take out the Bible. Kaya habang nagpapaliwanag itong pastor sa kanyang katabi tungkol sa Biblia, meron namang isang pulis na sumita sa kanya at biglang kinuha yung Biblia niya. You cannot read this one. And then he threw away his Bible outside the window. Kinuha ng pulis yung kanyang Biblia, sinabi, hindi mo pwedeng basahin itong libro na ito. Pagkatapos, tinapon niya sa bintana. The farmer, he is working in the field, suddenly, the Bible dropped from the heaven. At habang nagtatrabaho, nagbubungkal ng lupa yung magsasaka, bigla na lamang may natapon o napuntang Biblia sa harapan niya. Yeah, actually, the Bible come out from the train. Sa katunayan, yung Biblia ay inihagis mula sa tren. Yeah, the farmer thought, oh, this Bible is given by the Lord. God listened to his prayer. Inisip ng magsasaka, ito ay galing sa Panginoon, nakinig yung Diyos sa aking panalangin. Yeah, later, the farmer, he read the Bible day and night. And then later also, he became the pastor. Pagkatapos noon, araw at gabi, patuloy na nagbabasa ng Biblia yung magsasaka at kalaunan, siya ay naging isang pastor. Yeah. What about our brothers and sisters? We have a freedom, right? If you want to read the Bible, yeah, you can read the Bible as much as you want. Paano naman sa ating mga brothers and sisters, meron tayong kalayaan na magbasa ng Biblia? I think there might be some brothers and sisters who are not able to finish this Bible from Genesis to Revelation in last year. Sa palagay ko po, may mga brothers and sisters na nagawang makatapos na basahin itong Biblia mula umpisa hanggang sa huli. But this year, New Year 2021, yeah, we should make a New Year resolution to finish this Bible at least more than once. Siguro noong nakaraang taon, walang nakatapos sa mga kapatid, ngunit ngayong taon na ito, magkaroon tayo ng resolusyon na tapusin natin yung Biblia mula umpisa hanggang huli kahit na isang beses lamang. And one more thing, if there are any brothers and sisters among newly born again brothers and sisters, yeah, please buy your own Bible. At sa mga bagong naligtas na mga kapatid natin, kailangan magkaroon tayo, pakiusap, magkaroon kayo ng sarili ninyong Biblia. Yeah, Bible is like a textbook to the students. Ang Biblia, para itong mga textbook o libro para sa mga estudyante. Yeah, when you attend the Bible, if you attend the church without the Bible, yeah, how can you find the Bible verses? Kaya kung dadalo kayo sa church, paano man kayo makakasunod kung wala kayong Biblia? Of course, the church can give you the Bible freely, but we will not give you freely. Why? If you receive the Bible freely, you will not know the importance of the Bible. Siyempre po, kaya kayong bigyan ng church ng libreng Biblia, ngunit kung magbibigay ang church ng libreng Biblia, hindi ninyo malalaman yung kahalagahan ng Biblia. Yeah, when you buy your own Bible with your money, you may know how much is it really valuable and precious. Kung kayo ay bibili ng sarili ninyong Biblia sa pamamagitan ng inyong sariling pera, malalaman ninyo yung kahalagahan nito at pagiging importante. Yeah. We are not in the communist country. So you cannot find any Bible. If you want, you can buy the Bible anytime. Tayo ay wala sa isang bansa, sa komunistang bansa, kaya malaya tayo na makabili ng Biblia. So the Bible is ready in the bookstore. Kaya yung Biblia ay handa doon sa bookstore. So I really hope all of our brothers and sisters will prepare your own Bible
to be close to the Word of God. Kaya umaasa po ako na yung mga brothers and sisters ay magiging malapit o magkakaroon ng sarili ninyong sariling Biblia upang maging malapit sa salita ng Diyos. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you so much for giving us this wonderful chance to listen to the Word of God. Banal at mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa magandang pagkakataon na ito upang kami ay makapakinig ng salita ng Diyos. Through Philippians chapter 4, we thought about how should we achieve the sanctification through the Word of God. Sa pamamagitan ng Philippos chapter 4, na unawaan po namin kung paano kami dapat mapabanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And also, whenever we listen to the Word of God, let us do our best to obey to the God's Word through our Christian life. At sa tuwing kami po ay nakikinig ng salita ng Diyos, nawa gawin po namin ito, sundin namin ito sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano. Let us make a new resolution to achieve the God's will through our Christian life. Gumawa sana kami ng resolution sa aming buhay Kristiyano. All of our brothers and sisters, please give them the more strength and wisdom. Yung lahat po ng mga brothers and sisters, pakiusap, bigyan mo po kami ng kalakasan at ng karunungan. So that they will continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Nang sa gayon, ipagpatuloy po nila yung kanilang buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating ni Hesus Kristo. And also we are praying for the incoming our Grand Bible Seminar in the end of January. At dalangin din po namin yung papalapit po namin Grand Bible Seminar na mag-uumpisa sa katapusan ng January. Let us do our best to preach the gospel to the lost souls. Gawin nawa namin yung lahat ng aming makakaya upang maipangaral ang ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Please protect all of our brothers and sisters with your merciful hands. Pakiusap, protektahan mo po yung lahat ng mga brothers and sisters sa pamamagitan po ng iyong mahabaging kamay. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.